sarili mong maging bampira. Ito ang tinalikuran mo. Ang magkaroon ng normal na buhay. Pwede ka pa rin magkaroon. Ng ano? Pagmamahal? Wala lang tayong karapatan sa mga bagay niyo. Baka nagkamali ako nung nagsinungaling ko sa kanya. Natatakot ako sa pinagbago ni Mateo, Lydia. Bakit niyo pinapalabas sa Wyatt Chronicles na ako ang pumatay sa vampirang suro? Ang punong bantay! Punta si Madam Lucille! Sana makita mo magsama naman ko para sa'yo. Sana makita mo. Hindi talaga akong pumati si tatay. Handa ka na bang mabuhay ng isang tunay na vampira? Ang nalabanan na hindi ka sa'yo, Mateo. Isa ka na sa amin. Makapangyariang immortal! Ano pang inihintay mo, Mateo? Samantha, huwag kang makialam dito! Baka nilalamig ka. Hindi ka na dapat pumunta rito, Samantha. Kahit kailan, isa kang malaking tinig sa tagiliran ko. Konti na lang at kalilimutan kong anak kita. Hindi ba't matagal na? Simula't nalaman mo na si Mateo ang itinakdahin niya ako! Tama na! Walang mananakit sa kanila. Ano pang iihintay nyo? Habulin nyo siya! Hindi! Sinabi kong habulin nyo sila! Wala kang maaalala sa nangyari sa iyo ngayong gabi. Naiintindihan mo? Ba't ginawa mo pa yun? Huh?
anong gusto mo mangyari? Matandaan ang ginawa mo, namuntik mo na siyang patayin? She's family. And you almost killed her! Patay na ang mata yung kilala niya, Samantha. Patay na! Pinatay ng mga taong lobo. Inakawan ng ama ng buhay ng mga pangarap. Isinumpa na siyang maging ganito. Isang halimaw. Halimaw na ang kaharap mo ngayon, Samantha! It would have been so much easier kung ako na lang minahal mo. With you, nothing ever is. Hindi ka halimaw matayo. Tinatawag na ng laman ko ang pumatay ako para sa dugo. Kaya ko nang dayain ang kamatayan at mabuhay ng walang hanggan. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao kilala ko, ang mga tao mahal ko na namamatay sa harapan ko! Ano pong maitatawag mo sa akin? Pinili mong maging vampira. Alam ko yun! Huwag mo akong kausapin na parang hindi ko alam kung anong pinili ko. Samantha, nagkawa ko yun. Dahil yun lang ang tanging paraan para makamit ko ang hustisya para sa tatay ko at para sa akin. Natutuparin ko yun. Kahit ano pa ang kailangan kong gawin, tutuparin ko yun. Sumasagot sa akin text o kaya sa aking mga tawag at nandito ka gabi-gabi na hindi ka pa umuwi? Hoy! Ano ba? Ano naman nangyayari sa'yo? Wala po. Wala po itong batang ito. Halika na nga, gabi-gabi na andito ka pa sa... Yung bag mo. Nasaan ang bag mo? Naku. Nanakawan ka siguro. Ikaw na bata ka talaga. Bibili na naman tayo ng mga school supplies mo. Naku, tatamaan ka talaga sa akin pagdating sa bahay. Halika na! Hindi ko na gusto mauulit ito, ha? Ikaw na bata ka. Sorry, ah. Mabuti pa magpahinga ka na. Balik na lang tayo dito bukas kung gusto mo. Hindi na darating si Mateo. At least not tonight.
magpahinga ka na lang sa bahay. Kunin kong kotse. Wala pa rin ba si Jose? Wala pa, Lydia. Talagang wala kang sasayahing oras, ano? Sa wakas, wala nang hahadlang sa kahibangan mo kay Lia! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mateo. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin lahat na mamatay ka! Kaya huwag mo akong pagbibintangan ng ganyan, Mateo! Talaga! Talaga! Mateo! Mateo, tama na! Tama na, oh. Nag-iusap ko sa'yo. Alam ko sa nanggagaling yung galit mo. Pero hindi ako pumatay sa tatay mo! Mateo, maniwala ka! Siluwari! Tumahili ka! Maniwala ako. Makikita mo. Makikita mo nagsasabi ako ng totoo. Samantha, akala ko maliligtas ko siya kapag ginawa ko siyang isa sa atin. Pero kinamumuhian niya ang sarili niya, Lydia. I don't know how to save him from his hate. Hindi ko na alam. Sa basement. Nakatali, mga kamay at paa. Sinong gumawa sa'yo nito? Si Lia Ortega ho. Ano ang kailangan ni Lia Ortega sa'yo? Tanong siya tungkol sa video ng pagbitay ng vampirang si Roman. Baka daw pinalabas na siya ang pumatay sa vampira.
Ano ang sabi mo? Nautos ko ito ng konseho sa editorial board. At pagkatapos nun, may inutos siya sa akin. Apat na ba nang nakalipas? Wala nung nahulit na patay ang vampirang si Romain. At sa loob ng apat na buwan na yun, maraming naniwala sa mga maling bagay na nangyari nung gabi yun. Hindi akong pumatay kay Romain. Si Lucille ang may pakanalaban sa akin. Siya rin ang totoong pumatay sa kanya. Sabi ako ng totoo. Duhin ko alisto sila. Masyado mapanganib si Mateo. You should really double up on your security. You don't need to worry about anything, Lucas. I've got everything under control. Gusto ko lang makasigurado. Anyway, nakabalik na kami dito sa boarding house ni Leah. Nakumbinsi ko pa rin siyang malis na dito. Pumunta doon kay na Sir Abraham. Okay. Take care. Mateo? Mateo, alam ko nandiyan ka. Mateo, makipag-usap ka naman sa akin, oh. Please. Nakita mo na ba yung video? Nakita mo na ba na nagsasabi ako ng totoo? Mateo, hindi ako inosente. Inaamin ko yun. Hindi ka ko na siya mapatay. Pero Mateo, maniwala ka. Hindi ko talaga alam na siya yung tatay mo. Alam ko, hindi rin yung dahilan dahil yung sa ginawa ko. Akala ko kaya kong tugumante eh. Pero hindi. Mateo, ayoko. Kahit ba yun yung sinisigaw ng puso ko. Para sa mami ko. Para sa lahat ng pasakit na pinagdaanan ko. Dahil pinatay siya. Pero hindi. Hindi ko ginawa kasi alam kong mali. Pag ginawa ko yun, pero sinabi ko na rin sa kanilang lahat na tama lang nakamuhian ka. Mali ako na minahal kita.
Mateo, pareho lang tayo pinaglaruan ni Lucina. Mateo, alam niya yung lahat. Alam niya na siya yung tatay mo. Gusto niya na makita mo na ako yung pumatay. Mateo, hindi lang niya gusto na sirain yung buhay natin. Pwede pati yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Gusto rin niyang wasakin. Pero hindi naman tayo papayag dun, di ba? Di ba, Mateo, hindi naman tayo papayag na magtagumpay siya? Di ba? Mateo, sumagot ka naman, oh. Sabihin mo naman na hindi. Sabihin mo naman na niniwala ka na nagsasabi ako ng totoo. Sabihin mo naman na mahal mo pa rin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Tiyo, parang awa mo na. Kahit walang sabihin, maririnig ang damdamin. Naghihimagsik, nagdugo ka lamang sa ilang.